Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, maaring medyo malubak ang daan mo ngayon, mahal na Aries, habang nagpapatuloy ang buwan sa paglalakbay nito sa sensitibong astral. May posibilidad na mag-iba-iba ang mga emosyon sa ilalim ng lunar na placement na ito, na nangangahulugang maaaring tumaas ang mga tensyon sa iyong pinakamalapit na relasyon. Lalo lang mapipigil ang pakiramdam ngayong hapon kapag pumasok si Luna sa isang malupit na parisukat kasama ang hilang asteroid, ang Chiron. Ang enerhiya na ito ay maaaring maging partikular na may problema kung ikaw ay masyadong nakatuon sa iyong sarili kamakailan, na maaaring mag-iwan sa iyong pinakamalapit at pinakamamahal na magkaroon ng sama ng loob. Maswerte, ang tulong mula sa rebolusyonaryong Uranus ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga hadlang na ito, lalo na kung nag-aalok ka sa sinumang nasaktan na partido ng isang maliit na regalo o kilos ng pagmamahal. Mag-ingat ka, Aries. Ang mga maliliit na isyo ay maaaring humantong sa ganap na mga sandali ng galit kung hindi ka mag-iingat, dahil ang Mars sa iyong sign ay nagre-retrograde ng Pluto. Sa ngayon, dahan-dahan ngunit tiyak na ginagawang muli ng Pluto ang lahat ng aspeto ng iyong career path, tulad ng kung ano ang iyong naabot at kung paano kakilala bilang isang profesional. Dahil matindi ang parisukat ngayon, maaaring kailanganin mong tanggapin kung paano naglaro ang iyong mga pagkabigo, ambisyon, at pangako sa iyong karera. Subukang baguhin ang iyong landas para sa mas mahusay sa halip na kilalanin bilang isang bigong profesional. Ang iyong mga bagong ideya ay maisasakatuparan kung pinahahalagahan mo ang tulong ng iba. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga emosyon, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Huwag hamanin ang fate ng walang pag-iisip na mga pagsisikap dahil sa iyong pagkainip, sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Mag-ingat sa iyong pera, inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pahahalagahan maliban kung isasaalang-alang mo ang mga ito ng maaga. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Ikaw ay nakakumbinsi at nakakuha ng tiwala ng iba sa iyong negosyo at mga relasyon sa trabaho. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. May darating na posibilidad para sa iyo na mag-trigger ng isang matagumpay na ideya. Maging cool at moderate sa iyong mga salita na nakakaapekto sa mga tao sa iyong agarang kapaligiran. Huwag matakot na ilagay ang iyong pera sa isang pamumuhunan na sa tingin mo ay karapat-dapat. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi masama, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Sa lalong madaling panahon ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos, lucky number, 7. Lucky color, off-white. Taurus,
Ang pagdududa sa sarili o sobrang pragmatikong disposisyon ay maaaring magdulot sa iyo na makaligtaan ang mga pagkakataon o mga pagpapala mula sa sansinukob ngayon, mahal na Toro, habang ang Mars at Pluto ay magkahiwalay sa kalangitan. Labanan ang wonky vibes na ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong optimistic side, isang gawaing pinadali dahil sa matamis na alyansa sa pagitan ng Leo Moon at kumikinang na Jupiter. Maglaan ng ilang oras upang itap ang iyong pasasalamat habang nagpapakasawa sa iyong pandama mamaya sa hapon, kapag hinalikan ni Luna si Venus. Paano nagbabayad ang iyong pakiramdam ng pagkaapurahan sa iyong landas sa karera, Taurus? Ang sobrang pag-iingat tungkol sa susunod na yugto ng iyong profesional na trajectory ay isang nakakalito na bagay upang makabisado bilang Mars sa Aries squares Pluto retrograde sa Capricorn. Sa kasalukuyan, ang Pluto retrograde ay nagbibigay liwanag sa katotohanan sa likod ng iyong mga karanasan na nagpapahusay sa iyong profesional na pag-unlad, na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin mong gumawa ng ilang mga pagbabago upang makarating sa kung saan mo gustong marating. Gayunpaman, kailangan mong isaalang-alang ang oras ng paggawa ng mga naturang pagbabago sa iyong karera upang hindi ka kumilos ng madalian o makaligtaan ang mga pagkakataon. Huwag mag-react ng masakit sa mga kritikal na pangungusap na hindi nakatuon sa iyo at ipagkasundo ang iyong sarili sa gawaing gagawin mo, dahil ito ay makakatulong sa iyo na lumiwanag sa iyong mga kakayahan. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay naglalagay sa iyo ng ugnayan sa iyong mga damdamin. Ang mga bituin ay nangangako ng pagdating ng isang pinakahihintay na katahimikan, kaya punan ang iyong sarili ng lakas ng loob. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Ang mga plano para sa hinaharap ngayon ay maaaring hindi makatotohanan at labis na ambisyoso sa isa o dalawang lugar. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Hindi kanais-nais na maglakbay. Tanggapin ng walang pag-aalinlangan ang isang panukala na magdadala sa iyo ng magandang kita. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Kailangan mong maging emosyonal na secure, dahil hindi ka makakapag-relax kung nararamdaman mong may anumang uri ng kahirapan. Ang tagumpay ay darating sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa mga kagyat na pagpupulong at pag-uusap, mag-ingat sa iyong mga salita upang hindi ka lumikha ng mga problema at mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Maaaring kailanganin mong umasa sa iyong mga ipon mula sa nakaraang buwan. Ang iyong insight ay patuloy na magugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kagiliw-giliw na pagbabago. Hindi ipinapayong bumiyahe ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawala ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Lucky number, 8. Lucky color, dark gray. Gemini, kung umaasa kang palakihin ang iyong presensya sa social media, dapat kang mag-publish ng isang mahusay na post ngayong umaga, mahal na Gemini, dahil ang buwan ay kumukonekta sa malawak na Jupiter. Subukan lang na huwag makisali sa anumang nagpapalitaw na mga talakayan online, o maaari itong masira ang iyong magandang kalooban, salamat sa isang malupit na parisukat sa pagitan ng Mars at Pluto. Ang isang matamis na koneksyon sa pagitan ng Venus at Luna sa bandang huli ng hapon ay maaaring magbunyag ng isang lihim na tagahanga. Maglaan ng ilang oras para sa pagmumuni-muni at espiritualidad ngayong gabi kapag hinalikan ni Mercury si Saturn. Ibahin ang anyo kung sino at ano ang iyong ipinuhunan, Gemini. Ang mga pagkakataon sa networking, koneksyon, asosasyon, teknolohiya, at adikain ay dapat na masuri habang ang Mars sa Aries ay nagre-retrograde ng Pluto. Bagamat maaaring gusto mong sumulong sa mga ganitong aspeto,
Dapat kang bumalik upang isaalang-alang ang ratio ng utang sa kita ng pamumuhunan ng iyong oras, lakas, at mga mapagkukunan. Kung kanino at kung ano ang ibinabahagi mo sa iyong kapangyarihan ay mahalaga, lalo na kung maimpluwensyahan nito ang landas ng iyong karera. Sa pamamagitan ng pagripaso sa iyong mga kasalukuyang pamumuhunan at pagsasaalang-alang sa iyong susunod na hakbang, makakagawa ka ng empowered na desisyon na makakatulong sa iyo. Baka madismaya ka sa iba. Maaaring pigilan ka ng katigasan ng ulo na masuri ang sitwasyon ng tama, at maaari kang makakuha ng maraming pagkabigo kung hindi ka magpapakita ng pasensya at pagpipigil sa sarili. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Harapin ang mga lumang problema sa pamilya na hindi napapailalim sa isang bagong pagpapaliban. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay tutulong sa iyo sa pagbabagong iyong isinasaalang-alang. Magugulat ka sa isang tagumpay sa pananalapi na nakamit sa pamamagitan ng matagal nang natapos na mga gawain. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo. Ang mga negosyanteng may hawak na responsableng mga posisyon sa pananalapi ay dapat na maging maingat kapag pumipirma sa mga napagkasunduang pamumuhunan. Huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Maaaring mas mahusay na magdahan-dahan sa halip na magpabilis, dahil ayaw mong tumalon sa anumang bagay na masyadong mabilis at pagkatapos ay matuklasan mong nagkamali ka. Huwag mamuhunan ng iyong oras kung hindi mo napag-isipang mabuti ang iyong mga layunin. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat sa likod ng manibela. Inaasahan mo ang mga kita sa pananalapi. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na biglaan, lucky number, 17. Lucky color, blue. Cancer, ang cosmos ay haanay upang magdala ng paglago sa iyong pananalapi at karera ngayon, mahal na Cancer. Salamat sa matamis na koneksyon sa pagitan ng Leo Moon at mapalad na Jupiter. Huwag matakot na ilagay ang iyong sarili doon sa paligid ng opisina dahil ang pagkakaroon ng pabor ng iyong mga superior ay maaaring magbukas ng ilang malalaking pinto ngayon. Sa kasamaang palad, ang isang malupit na koneksyon sa pagitan ng Mars at Pluto ay maaaring hadlang sa iyo kung natatakot kang masira ang balanse sa trabaho, kaya kakailanganin mong ihanda ang iyong sarili para sa higit pang mga responsibilidad at mas mahusay na sweldo. Sa kabutihang palad, ang isang kapaki-pakinabang na aspeto sa pagitan nina Luna at Venus ngayong hapon ay makakatulong sa iyong makipagpayapaan sa anumang mga isyo na nagpapabigat sa iyo, bagamat kakailanganin mong mag-imbita sa biyaya. Isipin kung saan mo gustong mapunta ang iyong career path bago tumalon, Cancer. Ang mga ugnayan sa pagtatrabaho, pakikipagsosyo, at profesional na mga pangako ay maaaring makabuluhang baguhin ang iyong karera kapag ang Mars sa Aries ay nag-retrograde ng Pluto. Ngayon na ang oras upang gumawa ng maingat na mga pagbabago sa iyong mga pagsasaayos sa halip na gumawa ng madali ang pagkilos. Maaari mo ring mamagitan ang anumang masipag na pangako sa panahon ng Plaza. Kung sa tingin mo ay tama na ang oras, maaaring hikayatin ka ng parisukat na tuluyang humiwalay sa mga partnership at mga pangakong hindi magpapahusay sa iyong mga profesional na tagumpay o katayuan. Ang komunikasyon sa pamamahala ay magiging mahirap. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong halaga, kaya ang mga pagkakamali ay posible. Kung pinag-iisipan mo kung paano sasabihin sa isang tao ang iyong nararamdaman, maaari kang makakuha ng maraming tulong mula sa enerhiya na nagmumula sa mga planeta. Ang pagiging prominent ay nasa iyo. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasa ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Maaaring hindi ka kanais-nais na magulat sa balita na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong opisina,
lalo na kung ikaw ay nakikitungo sa politika. Tandaan na ang iyong alindog ay maaaring lumikha ng mga himala, ngunit huwag umasa lamang dito upang makamit ang iyong mga layunin. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Ang mga usapin ng pera ay magiging isang malaking focus. Nakakasakit sa iyo ang pagkainip at pasabog na pag-uugali. Ang planetary alignment ay naghihikayat sa iyo na maging madamdamin tungkol sa halos lahat ng bagay. Maaari kang makaranas ng mga mahihirap na oras sa unahan mo, kaya mas mabuting hawakan ang pasensya. Huwag hayaang madaig ka ng takot sa kabiguan sa panahong ito. Ang paglitaw ng isang maimpluwensyang tao ay maaaring maprotektahan ka at ito ang magbibigay daan sa tagumpay. Hatiin ang iyong mga aksyon sa mga nakaraang araw at subukang iwasan ang problemang pag-uugali. Hindi ngayon ang oras para sa mga business trip. Asahan ang problema para sa tagumpay sa pananalapi na pinaghirapan ng iyong mga kasamahan. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Kung nag-ayos ka ng isang mahalagang pagpupulong, gawin ito sa lalong madaling panahon. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Lucky number, 15. Lucky color, brown. Leo, ang buwan ay gumagalaw sa iyong tanda ngayon, matamis na leon, na nagbubukas ng mga pinto habang tinataas ang iyong kasikatan at kumpiyansa. Ang isang matamis na koneksyon sa mapalad na Jupiter ay maaaring magdala ng mga pagpapala ngayong umaga, ngunit kailangan mong maglaan ng ilang sandali upang kumonekta sa iyong espiritual na sarili. Sa kasamaang palad, ang malalaking pangarap ay maaaring magdulot sa iyo na mahuli sa mga detalye kung paano gagawing katotohanan ang iyong mga plano, dahil sinasalungat ng Mars ang Pluto. Tandaan na ang isang organisadong diskarte ay ang pinakamahusay na paraan upang magtagumpay sa iyong landas, lalo na kung umaasa kang magpakita ng isang bagay na malaki. Maglaan ng ilang oras upang kumonekta sa iyong mga kaibigan mamaya sa hapon kapag hinalikan ni Luna si Venus. Anong mga pagbabago ang maaari mong gawin para ipagpatuloy ang iyong profesional na trailblazing, Leo? May mga bagong karanasan na mararanasan, ngunit kailangan mong isaalang-alang ang daloy ng iyong araw ng trabaho bago sumulong. Nagbabago ang iyong buhay-trabaho habang pinag-iisipan mong muli ang istruktura ng iyong nakagawian. Ngunit ang prosesong ito ay mabagal na gumagalaw, na nakakainis kung mayroong isang bagay na gusto mong lapitan ngayon. Dahil binibigyang diin ng parisukat ang kahalagahan ng pagpaplano, dapat mong isipin kung ano ang iyong i-adjust sa iyong schedule upang magkaroon ng puwang para sa mga pagkakataon na makaka-impluwensya sa iyong profesional na pag-unlad. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan. Sa kasalukuyan ay nahihirapan kang makipagkilala sa mga kaibigan ng iyong mga mahal sa buhay. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Mag-load ng optimistikong emosyon, anuman ang mangyari sa paligid mo. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaring kung ano ang kailangan mo. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat lalo na. Sa gitna ng siklong ito, kailangan mong maging maingat kapag gumagawa ng mahalagang desisyon at walang pag-iisip na mga pagbabago. Posible na ang ilang kamakailang mga panukala ay nagkakaroon ng mga pagkalugi sa pananalapi. Kakailanganin mong gumawa ng mahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Mayroon kang nakabubuo na impluwensya sa iyong mga kasamahan at nakakatulong ito sa iyo na masiyahan sa isang napaka-relax na kapaligiran sa trabaho. Sa lalong madaling panahon ay makaramdam ka ng higit na lakas at puno ng pagnanais para sa aktibong pagkilos. Ang iyong kakayahang ipamahagi ng tama ang iyong oras ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang at pagkilala. Maging matyaga sa halip na mapilit. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang lumikha ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema.
Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat lalo na. Mag-ingat, maaari kang umaasa ng isang argumento dahil sa mga kita sa pananalapi. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analytical na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon, lucky number, 8 lucky color, dark gray. At Virgo, maaari kang makatanggap ng mga mensahe mula sa mga mahal sa buhay ngayong umaga, mahal na Virgo, habang ang buwan ng Leo ay kumukonekta sa kumikinang na Jupiter. Ang pinakamadaling pagkakasabay ay maaaring isang tanda ng isang bagay na mas malaki, kaya siguraduhin pahalagahan ang bawat maliit na sandali. Maghanap ng mga paraan upang pumunta sa itaas at sa labas ng opisina mamaya sa hapon, kapag nagbahagi si Luna ng matamis na aspeto kay Venus. Makakatulong sa iyo ang kosmikong klima na ito na makuha ang atensyon ng iyong mga nakatataas, kaya siguraduhin gumawa ng isang pambihirang trabaho, kahit na madama mo na walang nagbabantay sa iyo. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan kapag namuhunan ka sa iyong mga ideya at profesional na pagpapahayag ng sarili? Sa halip na mabago sa mabagal na tagumpay ng iyong mga hilig, dapat mong isaalang-alang ang pagsasaayos ng daloy ng iyong formula upang magtagumpay sa iyong mga ideya. Ang pagbabago sa malikhaing landas ng iyong mga proyekto sa pagnanasa o pagpapahayag ng sarili ay maaaring magresulta sa mas agarang tagumpay sa pananalapi. Tandaan lamang na ikaw ang may kontrol sa anumang gusto mong gawin sa iyong mga ideya. Iwasan ang mga pagtatangka ng mga kaaway sa paligid mo na ilihis ka mula sa iyong profesional na landas. Maaari kang makaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang partikular na tao, ngunit hindi ka kumpiyansa kung paano ka dapat tumugon sa kanila. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. May paparating na panahon ng mga kontrobersya, ang ilan ay ikaw mismo ang lumikha. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Hindi sa iyong pinakamahusay na interes na gumawa ng mga pagbabago sa oras na ito. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Magsisimula ang isang napakahusay na trend para sa iyo sa lalong madaling panahon, kung saan mayroon kang kakayahang kumita ng malaking halaga ng pera. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Maging mahulaan at pantay. Ang mga pag-aaway ng pamilya ay hindi dapat mag-alala sa iyo, dahil kung minsan sa isang sandali ng kahirapan, ang mga tao ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nila ibig sabihin. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring maglagay ng iyong pasensya sa pagsubok. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isipan upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Ang mga kita ay isang mahusay na panimulang punto para sa pagpapatatag ng iyong material na posisyon. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga profesional na paraan. Ang celestial configuration ay malugod na nag-aanyaya sa iyo na maupo at suriin ang iyong buhay mula sa maraming iba't ibang pananaw na maaari mong pamahalaan. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling sariwa at kawili-wili, lucky number, 9 lucky color, golden brown. Libra, ang iyong aura ay mapupuno ng glamour at buhay ngayong umaga, mahal na Libra, habang ang buwan ay nagbabahagi ng matamis na koneksyon sa kumikinang na Jupiter.
Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa kaunting panliligaw, lalo na kung naging pala kaibigan ka sa anumang mga cutie online. Ang pag-post ng isang cute na selfie ay maaari ding makatulong na palakihin ang iyong mga followers sa social media, ngunit subukang huwag gumugol ng masyadong maraming oras sa iyong mga electronic device. Maglaan ng ilang oras para sa pagmumuni-muni at espiritual na gawain ngayong gabi, dahil ang isang kapaki-pakinabang na aspeto sa pagitan ng Mercury at Saturn ay makakatulong sa iyo na masira ang mga hangganan sa pagitan mo at ng kabilang panig. Ano ang iyong balanse sa trabaho at buhay, Libra? Maaaring magkaroon ng patuloy na labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng iyong mga personal at profesional na mga pangako na mauuna habang ang Mars sa Aries ay nagre-retrograde ng Pluto sa Capricorn. Lumalakas ang tindi, lalo na kung mayroon kang mga personal na bagay sa iyong tahanan at pamilya na dapat asikasuhin bago makuha ang iyong mga obligasyong profesional. Sa halip na mawala ng lakas, tumuon sa kung ano ang dapat gawin muna habang nagtatakda ng mga hangganan sa iyong mga profesional at pribadong relasyon. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang na ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiiral ang ilan sa iyong pinakamaselang emosyon. Ito ay palaging mas mahusay kung maaari kang maghintay ng hindi bababa sa isa pang araw bago gumawa ng anumang panghuling desisyon. Huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Sa lalong madaling panahon, ang isang araw ay markahan ang simula ng isang apat na linggong cycle kung saan ikaw ay aani ng mga gantimpala o napagtatanto ang iyong mga pagkabigo. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Magsaya ka. Sa kabila ng mga tensyon sa panahong ito, ang resulta ng pagkumpleto ng mga agarang gawain ay isang hindi inaasahang mataas na gantimpala sa pananalapi na matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Ang ilang mga espesyal na kaganapan ay maaaring nasa abot-tanaw, at magkakaroon ng mas malalim na epekto sa iyong buhay kaysa sa kasalukuyan mong pahalagahan. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Maghanda para sa mga isyu sa negosyo na maaaring kailanganin mong lutasin kaagad. Mayroon kang posibilidad na itago ang iyong tunay na emosyon, ngunit sa lalong madaling panahon ay mararamdaman mong sabihin ito ng ganoon. Ang pag-unlad tungo sa kaunlaran ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Huwag gumawa ng mga plano sa paglalakbay. Sa kasalukuyang planetary alignment, maaaring magdulot sa iyo ng ilang problema ang mga isyu sa pananalapi. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa hangin. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema, lucky number, 1 lucky color, light red. Scorpio, maglaan ng ilang sandali upang makipag-ugnayan muli sa iyong mga profesional na layunin ngayong umaga, mahal na Scorpio, habang ang buwan ay humahalik sa mapalad na Jupiter. Ang kosmikong klima na ito ay gagantimpalaan ng pagsusumikap at dedikasyon sa iyong craft, kaya siguraduhing tingnan ang iyong listahan ng gagawin. Sa kasamaang palad, ang isang malupit na parisukat sa pagitan ng iyong mga planetary rulers, Mars at Pluto, ay nagbabanta na itapon ka sa iyong laro, lalo na kung nagsisimula kang makaramdam ng labis na pagod sa landas sa hinaharap. Ang mataas na antas ng stress ay maaari ring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam ng pisikal na sugat, na ginagawang mahalaga na makahanap ka ng mga paraan sa buong araw. Paano lalabas ang mga tensyon sa trabaho ngayon, Scorpio? Habang nir-retrograde ng Mars sa Aries si Pluto sa Capricorn, maaaring may ilang mga pagkabigo na maaaring mapansin sa iyong interpersonal na grupo. Ang ilang mga pag-uusap ay maaaring humantong sa nakakabigo na mga sandali, lalo na kung ikaw ay may sakit sa pakikipag-usap tungkol sa isang bagay o hindi mo gusto ang taong iyong kausap. Bagamat ito ay nagpapalubha,
Mayroon kang kapangyarihan na baguhin ang tensyon sa isang bagay na produktibo sa trabaho. Maaari mong kontrolin kung paano mo pipiliin na tumugon sa iba o kung ano ang gagawin mo sa isang pag-uusap. Gawin lamang ang iyong karaniwang gawain. Huwag maging pabigla-bigla dahil lamang sa iyong pakikiramay sa mga problema ng mga taong nakapaligid sa iyo. Haharapin mo ang mga paghihirap at kabiguan na idinulot mo sa iyong sarili. Ang enerhiya ng astral ay lumilikha ng tamang mood para maramdaman mong sobrang gusto at kailangan. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Mag-ingat sa mga scam. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Ang mga pagbabagong iyong isinasaalang-alang ay magbibigay daan sa iyong kumpletuhin ang matagal nang nasimulang mga gawain. Marami ang iyong mga gawain, kaya magandang magplano ng matalino. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Ang tagumpay ay nasa iyo kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang malikhaing larangan. Magkakaroon ka ng perpektong pagkakataon na gumawa ng pangwakas na desisyon, ngunit huwag magmadali at magpakita ng kalmado. Kung sobra-sobra ang iyong pagnanais na makamit ang kaayusan, gagawin mo lamang komplikado ang mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang mga kasalukuyang planetary energies ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katatagan at seguridad hanggat ang iyong pinakabagong mga plano ay nababahala. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung planado ng maaga. Ang mga usapin sa pera ay mataas sa agenda, kaya maglaan ng oras upang matugunan ng mabuti ang mga isyong ito. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamanghamanghang insight. Isaalang-alang kung ang mga pagbabago ay pabor sa iyo. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Lucky number, 11. Lucky color, cream. Sagittarius, magising ka sa isang magandang umaga, mahal na Archer, habang ang Leo mon ay humahalik kay Jupiter, ang iyong planetary ruler. Itataas ng kosmikong klimang ito ang enerhiya sa paligid mo, natutulong sa iyong makita ang biyaya at inspirasyon sa bawat sulok. Ang mga vibes na ito ay perpekto para sa pangangarap ng isang mas magandang bukas, hanggat pinapanatili mo ang makatotohan ng mga inaasahan para sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo. Bagamat maaari kang matukso na mamuhunan sa iyong larawan, maaaring gusto mong iwasan ang pamimili. Ang mga espiritual na ugnayan ay maaaring magpakita mamaya ngayong hapon kapag hinalikan ni Luna si Venus, na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pag-ibig at pagmamahalan. Nararamdaman mo bang pinahahalagahan ka, Sagittarius? Ang iyong trabaho ay hindi ka panipaniwala, ngunit maaaring kailanganin mong ipaglaban ito kapag ang Mars sa Aries ay nag-retrograde ng Pluto. Ipagkakaloob ng iba ang iyong mga kakayahan, pananaw, at talento. Ngunit hindi mo kailangang hayaang mangyari iyon. Igiit ang halaga ng iyong trabaho ngayon sa pamamagitan ng paninindigan. Manatili sa mga presyo ng iyong mga serbisyo. Itanong kung ano ang utang mo kapag nagtatrabaho ka sa iba. Maaari mo ring gamitin ang transit na ito para sa wakas ay taasan ang mga presyo ng iyong mga produkto at serbisyo. Ang mga hindi inaasahang aksyon ay ang sanhi ng komplikasyon sa iyong mga relasyon sa mga malalapit. Ikaw ay determinado, sumikat sa iyong mga kakayahan, ang mga pagsusumikap na makagambala sa iyo mula sa mga iritasyon at magdadala sa iyo ng kasaganaan sa hinaharap. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Darating ang mga balita sa pananalapi na hindi kanais-nais. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong baguhin at baguhin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Maging matapang ka. Sa trabaho,
patakbuhin ang partikular na gawain na itinalaga sa iyo kung gusto mong ipakita ang iyong mga kakayahan. Ang tagumpay ay malapit na. Hayaan ang iyong sarili at maging mapagpasensya. Mag-ingat sa pagkikita ng mga bagong tao dahil nasa kapangyarihan ka ng emosyon at hindi tama ang iyong paghuhusga. Magiging matagumpay ang mga biyahe kung wala ka sa likod ng gulong, gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Iwanan ang mga maling akala at maging totoo. Lucky number, 18. Lucky color, red. Capricorn, dapat kang makaramdam ng katiwasayan at pag-aalaga sa loob ng iyong pinakamalalim na pagsasama ngayong umaga, dahil ang buwan ng Leo ay nagbabahagi ng suportang koneksyon sa masayang Jupiter. Gamitin ang kosmikong klima na ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong pagmamahal, lalo na pagdating sa iyong pinakamatapat na mga kasama. Sa kasamaang palad, ang isang malupit na parisukat sa pagitan ng Mars at Pluto ay maaaring maging sanhi ng pag-aalinlangan mo sa loob ng iyong mga personal na layunin, na lumilikha ng mga isyu tungkol sa kalungkutan, pagdududa sa sarili, o takot na husgahan. Sa kabutihang palad, magkakaroon ka ng pagkakataong muling magsama at alisin ang iyong sarili mula sa funk na ito mamaya sa hapon kapag hinalikan ni Luna ang magiliw na si Venus. Gusto mo ba ang nagiging profesional ka, Capricorn? Bilang isang zodiac sign na nakatuon sa karera, nakatuon ka sa paglikha ng isang pambihirang profesional na legacy at reputasyon. Ngunit ang paggawa nito ay hihikayat sa pagsisiyasat ng sarili habang ang Mars sa Aries ay nagre-retrograde ng Pluto sa iyong sign. Dapat mong isaalang-alang kung paano gumaganap ang iyong ambisyon, aksyon, at galit sa iyong profesionalismo. Ang pag-aaral sa bawat aspeto ay maaaring maka-impluwensya sa kung paano ka nakikita ng iba. Kaya, maaaring oras na para maging mas direkta sa iyong pagkilos habang pinapawi ang anumang mga pagkabigo na maaaring makahadlang sa iyong kilos sa isang profesional na setting. Makipag-usap sa iyong mga kasamahan tungkol sa mga isyu sa lugar ng trabaho, humanap ng solusyon, at may kumpiyansa na magpatuloy patungo sa itinakdang mga karaniwang layunin. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Magsagawa ng mga pag-uusap sa mahinahong tono at pinipigilang damdamin. Sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kasaganaan. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Ang hindi natitinag na swerte ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Ang iyong mga kamag-anak ay masigasig na sasalubungin ang iyong paghahangad ng pagkakaisa ng pamilya at sa lalong madaling panahon ang matalik na pag-uusap sa gabi, mga paglalakbay sa pamilya at iba pang mga kagalakan sa tahanan ay magiging isang bagong kaugalian para sa iyong buong pamilya. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiyahang balita. Ikaw ay nakapiring sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais, ngunit kung ang mga pangyayari ay pagpindot huwag umupo sa likod ng gulong. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon, lucky number,
5 lucky color, pink. Aquarius, pag-ibig ang nasa isip mo ngayong umaga, Aquarius, habang ang buwan ay humahalik sa mapalad na Jupiter. Hikayatin ka ng mga vibes na ito na magsalita mula sa puso, kahit nagugustuhin mong mapanatili ang kaunting pang-akit at misteryoso kapag nanliligaw sa iyong pinakabagong crush. Maghanap ng mga paraan upang tanggapin ang iyong creative side mamaya sa hapon kapag kumonekta si Luna kay Venus, na ina-activate ang iyong solar house. Patuloy na dadaloy ang inspirasyon ngayong gabi kapag ang Mercury ay bumuo ng suportang aspeto kay Saturn, ang iyong planetary ruler, ngunit kakailanganin mong manatiling disiplinado sa iyong mga pangitain kung gusto mong makakita ng mga tunay na resulta. Ang mga mental na pananaw sa trabaho, interpersonal na dynamics ng grupo, at mga pag-uusap ay maaaring maging lubhang tense. Aquarius, maaaring mayroon kang ilang pinagbabatayan na isyo sa paggawa, na maaaring lumabas sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa trabaho ngayon. Bagamat maaaring nakakatuwang sabihin sa isang katrabaho na tulad nito, maaari mong gamitin ang mga pagkakataong ito bilang isang pagkakataon upang malutas ang iyong stress upang ayusin kung paano mo tinitingnan ang iyong mga pag-uusap sa iyong mga katrabaho. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong ituwid ang record. Ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihip ng langit. Kung maaari, maaaring pinakamahusay na maghintay hanggang sa lumamig ka ng kaunti bago gumawa ng isa pang hakbang. Ang mga bituin ay nagsasalita tungkol sa isang paparating na kabiguan, ngunit ikaw ay matututo ng isang mahalagang aral mula dito. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Maaaring may isang tao na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakakaakit-akit na mga plano, at maaari kang labis na matuksong sumunod ng walang taros. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari, ang profesional na tagumpay ay malapit na. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong halaga, kaya ang mga pagkakamali ay posible. Ang mga impluensyang celestial ay naglalabas ng ilang malalim na nabaon na damdamin mula sa loob. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Huwag matuksong pumirma ng mga dokumento sa pananalapi at bangko. Iminumungkahin ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba at mahal. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Gumawa ng agarang pagkukumpuni at pagbabago sa bahay upang walang anumang malalang problema sa malapit na hinaharap. Isaalang-alang ang tamang taktika ng pag-uugali at maging tumpak sa iyong mga hinihingi, lucky number, 8 lucky color, dark orange. Pisces, maglaan ng ilang sandali upang ayusin ang iyong pananalapi ngayong umaga, mahal na Pisces. Habang ang buwan ng Leo ay bumubuo ng isang sumusuportang koneksyon sa mapalad na Jupiter. Ang kosmikong klima na ito ay magdadala ng swerte sa iyong bank account, na tumutulong sa iyong makita ang malaking pag-unlad na may kaunting matalinong pagpaplano. Ang mga vibes na ito ay maaari ding magresulta sa pagtaas sa trabaho, magplanong mag-decompress sa bahay mamaya sa hapon kapag hinalikan ni Luna ang matamis na Venus. Ang lakas sa paglalaro ay perpekto para sa pag-unwind ng mula sa ginhawa ng iyong sopa, lalo na kung ang iyong mga antas ng stress ay tumaas kamakailan. Paano mo maisasaayos ang halaga ng iyong mga pagkakataon at adhikain? Maaari mong maramdaman na ito ay oras na upang maging mas mapamilit sa paghahanap ng mga katulad na pag-iisip na mga profesional na komunidad at pagsunod sa iyong mga pangarap. May potensyal kang baguhin ang paraan ng iyong network at matupad ang iyong mga adhikain.
Ngunit hindi ito maaaring dumating ng walang kaunting stress dahil ang parisukat ay maaaring magpapaliwanag ng malupit na katotohanan. Tanggapin kung ano ang lumalabas, kahit na ito ay nakababahala, dahil ang mga katotohanang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng higit na kaalaman tungkol sa kung sino at kung ano ang dapat mong gawin. Ang mga pag-uusap sa negosyo at pakikipag-usap sa pamamahala ay matagumpay kung hindi ka magagalit tungkol sa mga hindi inaasahang pag-aaway, gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Huwag ipagmalaki ang iyong mga kinikita. Natutokso kang magsimula sa mga pagbabago dahil lang sa hindi sinasadyang naging sentro ka ng mahahalagang kaganapan. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sino man sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Hindi ipinapayong bumiyahe ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. Huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo. Maaaring kailanganin kang magmadali sa cycle na ito, walang pagmamadali, pasensya ang susi. Huwag labis na timbangin ang iyong mga lakas upang mapanatili mo ang kasaganaan sa iyong panig. Ang paglitaw ng nababahala na hindi nalutas na mga problema sa pamilya ay isang posibilidad ngayon, kaya kumilos bago maging huli ang lahat. Iniiwas ka ng mga tensyon mula sa katahimikan, ngunit kailangan mong makamit ito sa lahat ng mga gastos ngayon. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Subukang suriin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Malapit ka nang magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas siguradong hinaharap. Iminumungkahi ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binaha ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal, lucky number, 22 lucky color, dark gray. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.